Hi guys, it's Raymond again and welcome dito sa Noy Finance. So it's been more than a month already since nung pinost ko yung aking video about my credit card journey and marami talaga akong natanggap na mga tanong about how I started. Which reminds me actually, ito rin yung mga klase ng tanong na tinatanong ko before nung nagsisimula pa lang ako pagdating sa credit cards. Well, for most of it, I can say na okay lang naman na natutunan ko siya along the way. Pero yung iba dito, I wish natutunan ko na siya bago pa ako kumuha ng credit card. Which brings us to our video for today, which is the top 5 things that I wish I knew before getting a credit card. But before natin simulan niya, kung gusto mo yung mga gantong klase ng videos about credit cards, about finance, about investments, about work from home, and iba pang mga bagay na katulad nito, I hope you can subscribe to this channel and of course click the bell icon para syempre updated ka sa mga bagong videos. So simulan na natin. The first thing that I wish I knew before getting a credit card is that no annual fee credit card is king. If there's one thing na kailangan pinipilit nating i-avoid kapag may credit card na tayo, is paying for fees like finance charges, late payment fees, overlimit fees, which are charges na pwede naman nating ma-avoid. The problem is for most credit cards, annual fee is one thing or one fee na talagang mahirap i-avoid kasi ito nga yung membership fee natin sa paggamit ng credit card. Ako na nagsisimula pa lang ako pagdating sa credit card, minimake sure ko talaga na hindi ako pinagkakakitaan ng bangko, lalo na sa mga charges, okay? But of course, we know din naman na kumikita ang bank every time na nagsuswipe tayo. Pero for other fees na diniscuss ko kanina, katulad ng mga late payment fee, finance charges, overlimit fee, yan talaga minimake sure ko na hindi ako macha-charge ng mga yan, okay? But one thing na hindi ko masyadong naisip na nagsisimula pa lang ako are the annual fees, okay? Kasi yung annual fees, mostly, hindi yan na-charge at the beginning. After 1 year pa yan na-charge. So, napapansin ko na lang siya after a year and since nagsisimula pa nga lang ako during that time and hindi pa ganun kalakas yung aking credit card usage, so hindi ako nagka-qualify for annual fee reversal. So, wala akong nagagawa kundi bayaran yung mga annual fees. But then, as I research about credit cards more, dun ko nalaman na meron nga mga credit cards na sa simula pa lang, wala talaga siyang annual fees. Andyan sila Metrobank M-Free, andyan sila AUB credit cards, of course, andyan din sila PNB Cielo, si City Simplicity Plus card na hindi lang si annual fee yung wala din yung mga ibang charges. Even though na alam naman natin na si Citibank is nabili na ni Union Bank, okay, nag-a-accept pa rin sila ng credit card applications. May nagsabi nga sa atin na na-move nga daw yung acquisition ng mid of 2023 if I'm not mistaken. So kung maalala nyo, yung aking City Rewards card is pinakat ko nga kasi hindi na-waive yung annual fee niya regardless kung malakas yung usage mo, okay? And since isa yon sa mga pinakaunang credit cards ko, so syempre, magkakaroon ng negative effect yun pagdating sa credit score ko. Kaya the bottom line is, if you have the chance to get a credit card na walang annual fee forever, grab that opportunity kasi maganda talaga yon. And speaking of credit score, the second thing that I wish I knew before getting a credit card is that credit score is everything. Credit card is always about the credit score, okay? So pag ginamit mo yung card mo, may effect yan sa credit score mo. Kung namamax out mo palagi yung card mo, may negative effect yan sa credit score mo. Kung nababayaran mo palagi in full and ahead of time yung credit card mo, may positive effect yan sa credit score mo. So it's very important na lahat ng galaw mo pagdating sa credit card mo, ang aim mo is to protect your credit score. Bakit? Kasi credit score is not just a reflection kung paano ko ba maghawak ng pera o kung paano ko ba magbayad ng mga utang mo, okay? So number one determining factor din yan ng mga bangko, ng mga financial institutions when it comes to loans, kung aaprubahan ka ba nila o hindi. Kasi aminin natin, at some point in time, kakailanganin din natin ng tulong ng bangko kung kukuha tayo ng bahay, kung kukuha tayo ng kotse, or kailangan natin ng business loan or personal loan, okay? Ako, for example, I tried getting a personal loan before, thinking na okay yung credit score ko, okay? Kasi nga, pag nag-apply ako ng credit card, madali ako na-approve, okay? But, titingnan pa rin natin yung paggamit natin. Ako, madalas kung namamax out yung mga credit cards ko, and ang dami kong credit cards, okay? So, those things have some kind of negative effect din pagdating sa credit score mo. So, akala ko dati, basta nababayaran mo in full and on time yung credit card balance mo,
yung total amount due mo is okay na. To be honest, okay naman talaga yon, okay? But if you really want to increase your credit score, talagang dapat mindful ka sa bawat galaw mo. Kasi pag bumagsak talaga ang credit score mo, lalo na kung ang dahilan is a canceled credit card, medyo mahirap talagang bawiin yun. Kaya kung kaya mo pa talagang ayusin, ayusin mo na siya agad. So always remember guys that credit card is a tool to build your credit score, okay? So the higher your credit score, mas mamamaximize mo and of course, mas marami kang benefits na matatanggap dun sa credit cards mo. Another thing na palagi kong sinasabi to make sure na yung ina-apply mong credit card is mamamaximize mo is to make sure na yung benefits ng credit card na yon matches your personality. Well, ngayon palagi ko sinasabi na pagkukuha ka ng credit card, kailangan match yan sa spending habits mo, sa personality mo, okay? Pero nung ako, nagsisimula pa lang ako, hindi ko pa yan nare-realize. Hindi ko pa alam yung mga ganyan. So siguro katulad ko yung iba sa inyo na hindi ko hinahanap yung better or yung best match card for me. Ang hinahanap ko talaga noon is mga card like Citibank, BPI, kasi parang sinabi ko parang merong magandang epekto or merong parang bragging rights pag ito yung mga credit card mo. So I ended up getting credit cards na pagtitingnan natin walang connect sa spending habits ko. Hindi dahil sa hindi ko sila napapakinabangan kasi talaga namang nagagamit ko sila, okay? But yung features kasi nila hindi suited dun sa aking spending habit. Like for example, kumuha ako ng BDO Shop More, hindi naman ako mahilig mag-shopping. Okay? Kumuha ako ng HSBC Gold, hindi rin naman ako mahilig kumain sa labas. Well, I'm not saying na yung mga credit cards na is para dun lang, okay? But if you're going to look at it, yung benefits ng mga credit cards na yon is mamamaximize mo kung dun mo sila gagamitin sa mga spending categories na yon. Tapos considering na hindi pa sila no annual fee for life credit card, so medyo talagang nasayang. Actually, natutunan ko tong concept na to nung nakakuha ko ng Security Bank Complete Cashback Card. And nag-apply din ako sa Citibank cashback card kasi nga madalas kong ginagamit sa grocery yung aking credit card. So might as well kumuha ako ng mga credit cards na okay for grocery. The fourth thing that I wish I knew before getting a credit card is that credit card points matters. I know it sounds weird but I know na may mga tao na wala talagang pakialam sa points. Actually, I can say that credit card points is one of the best, if not the best, feature na pwede mong makuha sa paggamit ng credit card mo. Imagine if you're going to buy something with cash, okay? So, makukuha mo yung item, makukuha mo siya at the same price, and that's it. But if you're going to use a credit card, you're going to get the same item at the same price, but with points. Considering yung mga nakukuha nating points, for example, sa SM Advantage, I think ang 1 peso doon is makakakuha ka for every 200 peso spending. But when it comes to credit cards, makakuha ka ng 1 point for around 30 pesos, yung iba even 20 pesos spending. So madali ka talaga makakaipon ng mga points and yung talagang mga items na pwede mong i-redeem are talagang premium, minsan talagang branded yan. And ako personally, ang preference ko talaga is cash rebates. The problem is kapag hindi mo alam na nag-generate pala ng points yung kada gamit mo ng credit card, is talagang marami kang mamimiss na benefits, okay? By just missing that one detail. So take note lang din guys na ang alam ko may mga credit cards na may expiration yung points. For one HSBC before, but since nung nagpalit na sila to cashback cards, I don't think nag-i-exist pa rin yung expiration ng mga points nila. But for Red Mastercard, I'm not so sure lang. So ako, I learned to take advantage of that feature over the years and talagang nakaipon ako ng maraming points sa iba't ibang credit card. The problem is, minsan sumasobra na yung gamit ko ng credit card to the point na, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kaya ko naman i-cash or kaya mo naman i-cash but i-credit card mo kasi sayang yung points. Well, to be honest, hindi naman siya masama per se, okay? But if you're going to focus sa pag-iipon ng points, at hindi mo na namomonitor na ang dami mo na palang ginagastos tapos hindi mo na pala siya nababayaran ng tama, diyan ka talaga magkakaproblema. Kaya it's good to maximize points, so if you can get all the points that you can get, then get it, okay? But don't prioritize it over sa pag-aalaga mo sa spending mo. Always remember that credit score is everything. Which leads us to our next thing I wish I knew before getting a credit card, which is to always pay in full. And of course, always pay on time, no exceptions. So ako, nung nag-uumpisa pa lang ako, hindi ko pa rin talaga alam kung paano ko ba gagamitin yung credit card, okay? So what more pa yung pag-aalaga, okay? Katulad ng pagbabayad in full, pagbabayad on time. So hindi ko rin alam yung mga yan. So when I got my first credit card, which is the East West Bank Visa Classic, syempre ni-research ko siya, okay? Ni-research ko kung paano ba siya gamitin
And ang palagi ko talaga nababasa is always pay in full and on time. Pero kasi hindi ako basta-basta naniniwala dun sa nababasa ko, okay? So I always assume na merong story behind it, merong pang mga details na hindi ko alam. So what I did is nung natanggap ko yung first SOA ko is tinawagan ko yung East West Bank customer service. So I called them and I literally asked magkano ka ako yung kailangan kong bayaran dito sa SOA ko. And to my surprise, yung sagot sa akin mas lalong nagpa-confuse. Kasi yung binigay sa aking amount ng customer service agent is the minimum amount due and not the total amount due. So medyo naguluhan talaga ako kasi ang nababasa ko palagi always pay the total amount due. Pero ito si East West Bank ang sinasabi sa akin, ang kailangan ko daw bayaran is the minimum amount due. Well, I'm not saying naman na hindi maganda yung customer service support ni East West Bank or yung agent na nakausap ko is hindi niya alam yung sinasabi niya. To be honest, in-explain din naman niya. Well, sinabi naman niya sa akin na ang kailangan kong bayaran at least is the minimum amount due. Well, tama naman siya na ang kailangan bayaran natin at least is the minimum amount due. Pero kung syempre ayaw nga natin magkaroon ng mga finance charges and other charges, so syempre dapat yung total amount due yung binabayaran natin. So doon na talaga ako naliwanagan na ang kailangan talagang bayaran is total amount due. Okay, if you really want to maximize your credit card, talaga makuha mo yung benefits niya and not the other way around. It's very important guys na kung kayo nag-iisip kayong kumuha ng credit card o kaya bago pa lang kayo na credit card holder, is alam nyo tong mga bagay na to. In my opinion, basta tandaan nyo tong mga bagay, itong 5 things na binanggit ko, talaga magiging okay yung credit card experience ninyo and will definitely save you a lot of money and bad experiences. So yun guys, kung meron pa kayong madadagdag doon sa 5 things na sinabi ko, I hope you can comment down below and pag-usapan natin yon. And kung ikaw tingin mo ready ka nang kumuha ng credit card or medyo parang nag-aalangan ka pa, you can check out this video para mas maliwanagan ka. And that's it guys, I hope marami kayong natutunan sa video na to. And if you like this video, I hope you click the like button and of course share this video to your friends. Again, this is Raymond and I'll see you in the next video.